Yo, what's up mga karatsyoko? Welcome back to my YouTube channel. Once again, this is Kuya Ranz TV na muling bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw sa amang panig kayo ng mundo naroon ngayon. Naway laging magingat at laging ligtas. Panibagong vlog, panibagong reaction video na naman tayo mga karatsyoko. Eto, magbibigay na naman ako ng reaction opinion dito sa interview ni Brothers Travelers kay Attorney Balisong. Eto kasi si Chris Ulo tsaka si Brothers Travelers ay pumunta sa Baguio para personal na makaharap, makausap, makamusta si DJ Bantag. Pero sa kasalukuyan yata, hindi pa nila nakakausap o nakikita ng personal si DJ Bantag. Mukhang masyadong busy si DJ Bantag. Ah. Pero mga karatsyo ko, mga kababayan, magbibigay lang ako ng reaction dito sa video ni Brothers Travelers, kung saan ay kanyang nakapanayam itong abogado ni DJ Bantag, walang iba kundi si Attorney Balisong. Ito ang bibigyan ko ng reaction, opinion mga kababayan, mga karatsyo ko. Kaya panoorin niyo po itong interview ni Dan Chan. At supportahan niyo po sa mismo YouTube channel ni Brothers Travelers. Ha? Mag-subscribe po kayo sa mga hindi pa nakasubscribe. Maging kay Chris Ulo. No? At sila ay magbibigay ng update. Maya naman sila magbibigay ng update. Siguro bukas, baka makaharap na nila si DJ Bantag. Alright, panoorin natin to mga karatsyo ko. Pakinggan natin yung magiging usapan itong dalawa, si Dan Chan at si Attorney Balisong. So, you guys, mga kababayan natin. Kasama po natin ngayon si Attorney Rocky Balisong, ang abogado po ni Director General Gerald Kitarik Bantag. Attorney, good morning po. Yes, good morning. Good morning, good morning po. Attorney, magtatanong lang po ako, ano na po ang latest update ngayon ng kaso po ng ating Director General Kitarik Bantag? Last January 24, nag-submit kami ng, tama 24 yun, no? Nag-submit kami ng motion for reconsideration. So yun ang hinihintay namin kung anong magiging resolution ng panel. Because hindi na nag-submit ng comment yung Mabasa Family at saka yung PNP and NTI. They were just waiting sa comment ni Amago, yung kapatid ni John Villamor. So, the hearing is January 31 ulit. Tomorrow. Tomorrow. We hope na kung ano ang development doon, baka i-resolve na or they will be, kung hindi man nila na-resolve, baka they will be telling us to wait for the resolution. Okay, so yun ang hinihintay natin yun. Whether they will grant it or they will not. So, hintay natin ang resolution sa ito. So nasa kanila po kung ano po ilalabas ng Department of Justice ng 5-man panel, ano po? Yes, okay. So hintayin po natin kung ano po yung video ni Penny Pangunahan, mga kababayan. Ano? So hintayin po natin at magbibigay po ng update sa atin si Attorney natin. So, Attorney, meron pa po akong katanungan. Kasi kumakalat po ito na di uman na merong ipapile na kaysa niya mga disbarment, dahil delay tactics daw po yung ginagawa. Paano mga sabi niyo po doon, Attorney? Well, nakita ko nga yan, Dan, no? Sinasabi ng, hindi ko alam, pero I did not hear it personally from them, pero may nagtanong din sa akin na papile daw lang sila ng disbarment laban sa amin na mga lawyers ni General Bantag. At sa mga, kay General Bantag for obstruction of justice. Mm-hmm. Dahil doon sa pinail namin na motion for reconsideration. Mm-hmm. Ang masasabi ko lang doon is, yung final namin na motion for reconsideration is naaayon po yun sa batas. Mm-hmm. Karapatan po ng isang nasasakdal, akusado o kaya respondent, mm-hmm, na kagaya ni General Bantag, na kung hindi siya umaayon doon sa decision ng panel o kaya decision ng korte, eh pwede siyang mag-file ng motion for reconsideration. In the same manner na kung, say for example, na yung panel ay i-dismiss yung kaso. So, swertehin si General Bantag at i-dismiss yung kaso. Magpa-file din ng motion for reconsideration yung mga complainants. I'm sure na yun din ang gagawin nila. And that is in accordance with the procedure, in accordance with law. So, kagaya din ng ginawa namin, naaayon po yun sa batas at ang nakikita ko, hindi po yun dapat subject ng isang disbarment case, mm-hmm, o kaya subject ng obstruction of justice. Okay. Kasi yung disbarment naman, wala naman siguro kasi ginagawa lang ng mga abogado. Kagaya ko, yung trabaho ko bilang abogado ni General Bantag.
At si General Bantag naman ay inaabil niya lang niya yung mga legal remedies na naaayon doon sa batas. Kaya yun po ang comment natin dyan. Yun. So, aside sir, hindi na mo tayo magkukomento about sa other case, mga kabayan. Pero gusto ko lang linawin na may maribagay at ang kinakaso kay General Banta. Tama po ba ako? Yes. Actually, meron yung Anti-Torture Act. Anti-Torture Act. Well, dahil dun sa reklamo ng dalawang PDL na allegedly sinasaktaw niya. So, meron yun. Final na yata yun. Nakita ko, final naman. Mm-hmm. And then, may final din sa kanya. Same na Anti-Torture Act and then physical injuries. Final naman ng mga Gwardiya. Gwardiya. Yung pong lima na galing Iwahig. Yung lima, so, galing Iwahig, yes. So, may remedy na po tayong ginawa para malaman po ng mga supporters, mga kabayan natin na about doon sa counter affidavit o ano kung ano. Wala pa yata kasi he has yet to receive subpoena okay sa mga kaso na ito. So, pag-uusapan na lang namin pag meron na. Ayun. So, yun mga karatsyo ko, no, narinig natin yung ano yung paliwanag ni Attorney Panisong tungkol dito sa mga kaso i-final kay DG Bantag. Number one nga yung ano no yung tungkol sa Percy Lapid case at kung natatanda nyo, nag-file na motion for inhibition itong Team Bantag para malipat sa ombudsman. Pero ayun nga nangyari na basura. Tapos nag-motion nga itong ano, nag-motion for reconsideration nga itong Team Bantag. At according naman dito kay General Macanas, the General's opinion, eh parang hindi na naman daw umano yung motion for ano nila, no? Mukhang may anomaly na namang nangyari. Alright? Pero ganun pa man po, mga karantso ko, no? Tiwala lang tayo na talagang lalabas ang katotohanan dito sa mga kaso pinupukol kay DG Bantag. At tiwala naman tayo dito sa abogado ni ano ni General Bantag na kayang-kaya niya ipaglaban, ipagtanggol. No, hindi lang naman si Attorney Balisong yata ang abogado ni General Bantag, no, may mga iba pa siyang abogado, no, na handa magtanggol sa kanya. Tiwala lang tayo sa kanila, mga karantso ko, no? Yung tungkol dyan sa paglitis, no, gagawin paglitis dito kay DG Bantag, eh sana maging no naman maging patas at wag naman sana maging lutong makaw ika nga ni General Macanas, no, sana nga maging patas. Marami po mga pinaparatang pero nyo apat na kaso na isinampa, di ba? At asahan natin na may maidadagdag pa silang kaso diyan kay DG Bantag, no. At sana nga po mga kababayan, mga karantso ko, no, mapagtagumpayan ni ano yan, ni DG Bantag. At yung pag-file ng motion for reconsideration itong Team Bantag ay karapatan talaga daw yan ng ano no ng mga inaakusahan, no, sa panig ni DG Bantag, nag-file sila ng motion for reconsideration, so karapatan niya yon, no. Kung sakali man daw na manalo si DG Bantag at itong kabilang panig naman ay mag-file ng motion for reconsideration, ay okay lang daw yun, normal lang daw yun, talaga nasa batas daw talaga yan, no. At tungkol naman dito sa delay tactics na ipinaparata nga dito sa Team Bantag, no, ang alam ko dito, isa sa mga nagpakalat dito ay yung isang abogado, no. Kilala niyo naman siguro kung sinong abogado itong nagpakalat na ito, no, na sinasabi nga na delay tactics na rin itong ginagawa ng Team Bantag, no. So, bahala na kayo humusga doon sa taong nagpapakalat na yon. At ayun nga, no, balakaro kasuhan itong abogado at maging si General Bantag, balak to kasuhan. Pero ayun nga dito kay Attorney Balisong, karapatan naman yon na mag-motion for reconsideration. Hindi yung delay yung tactics. So ayun mga karantso ko, tutok lang tayo sa kasong ito ni DG Bantag. Sa mga kaso pala, kasi marami ito sinampang kaso kay DG Bantag. Eh, no? At tiwala lang tayo, no, na magiging patas. Magiging patas nga ba talaga? Anyway, basta ano, sabi nga ni General Macanas, pray lang natin at tayong mga supporters ni DG Bantag ay naniniwala na si DG Bantag ay inosente sa mga kasong ipinupol sa kanya o ifinal sa kanya. Alright? So hanggang dito na lang ang aking reaction video, mga karantso ko. Suportahan niyo po Chris Ulo tsaka Dan Chan. No, sila ay kasalukuyan na sa Baguio ngayon upang makadaupang palad nila ang ating sinusuportahan na si DG Bantag. At ayun nga, no, unang
unang na-interview nila ay si Atty. Palisong, ang abogado ni DJ Bantag. And hopefully bukas eh makita na nila o makaharap na nila si DJ Bantag at ma-interview din nila kagaya ng ginawa ni Coach Oli. So yun, salamat sa lahat at hanggang dito na lang muna ang aking reaction video. Hanggang sa muli, ingat po tayo lahat. God bless po. Bye-bye.